7 endgame tips every player must know. Good day, Pajaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon, mag-aaral naman tayo ng endgame. At ang ituturo ko sa inyo ngayon ay mga tips na kailangan nyong malaman para maging mas magaling kayo sa endgame. So, wala nang paliligoy-ligoy, simulan na natin. Pero bago ang lahat, please subscribe to our YouTube channel para mag-grow pa po yung channel namin. At like this video kung may matutunan kayo. So, yung unang tip ko, ayan po. King must be active. So, kailangan active po yung king. So, dito, kung titignan natin yung position, 2 pawns up po ang black. Black to move dito, 2 pawns up. Ayan. Yung white, 2 pawns. Yung black, 4 pawns. So, 2 pawns up. Pero may konting counter kasi may pass pawn dito eh. So, ito naman, hindi pwedeng depensahan. Pag nag-rook A3 ka, dinepensahan mo yung pawn. Merong rook B8. Ang threat ay C7 and queen. So, babalikan na naman. So, pag tumira naman ng B4, merong rook takes A6 lang. And after B3, may rook B6. Ang threat po niyan ay C7. And then, kakainin yung pawn. So, itong position na to, hindi ganun kadali. Ayan. Hindi ganun kadaling ipanalo as black. Pero, dahil sa principle na king must be active, yun lang po ang gagawin. King G6 lang. So, after king G6, ang gagawin ng white ay rook takes A6, king H5, rook B6, king H4, ayan. And pag once na makain ito, rook C2, king G1, and then king takes H3. Kasi pag ito po ang kinain nyo, madedepensahan yan, tatabla na po ito. Theoretical draw na po ito. So, dapat ito kakainin para meron tayong connected pass pawns. So, after king takes H3, rook B7, G5, C7, G4, rook B6, H5. So, ito, hindi po yan makakatulak sa, kasi kakainin yan pag nag-rook B8. So, kailangan yung depensahan and then, itong mga pawn na to, tutulak na. Makaka-queen po yan, talo na po ang white dito. So, ito, itong tip na to, itong tip number 1 na king must be active, majority of the time, sa center po dapat. Kasi sa center, ano, pwedeng pumunta sa queen side, pwedeng pumunta sa king side. Pero pag sa king side mo lang nilagay, malayo siya sa queen side. Pero may mga exceptions tulad nito na sa king side na kaagad nilagay yung king ng black. Sa king side na kaagad. Kasi, ayan, yun ang kailangan kainin, yung H3 pawn. So, ayan po yung unang tip ko. King must be active. Yung second tip ko naman, ayan, wala na akong ipapakita na laro, talagang tip na lang siya. Pag sa middle game yan, if you have the bishop pair advantage, halimbawa dalawang bishop ka, yung kalaban mo, bishop and knight, go to end game. So, kailangan i-end game mo na, ipalit mo na yung queen kasi napakalakas ng bishop pair sa end game. Usually, kahit lamang ng isang pawn yung kalaban mo, equal lang yon or lamang pa rin yung bishop pair kasi kaya niyang kontrolin yung both sides of the board. Pero may exception ito kasi pag sarado yung position, mahina po ang bishop pair. Halimbawa, nakalock yung center, usually maghahari po yung mga knight. Pero most of the times, kapag open yung position, open ang center, walang lock na pawns, may pawns both sides, kailangan po ipunta nyo na kaagad sa endgame. Wala nang isip-isip. Pag nakipagpalit ng queen, ipalit nyo na para sa endgame, yung bishop pair nyo maghahari. So, yung third tip ko po, ayan. So, dito, white to move. Ayan. At yan na nga yung third tip ko. Look for weak pawns and pressure them. So, ano ba yung weak pawns dito ng black? Kitang-kita naman itong D5 pawn. Ayan po ang pinaka-weak na pawn. So, itong B7, weak pawn din. So, ang goal po dito ng white, pressure rin ito. Bakit pressure rin lang? Kasi po, kapag isa lang ang weakness,
kapag isa lang ang weakness ng kalaban, madali po yung depensahan. So, pe-pressurein mo siya para yung mga pyesa niya matali, matali dito sa knight, matali dito sa pagdepensa sa pawn sa d5. And then slowly magkakaroon siya ng other weaknesses. Kasi kung isa lang pawn lang to, kung isa lang ang weaknesses niya, mahihirapan po manalo yung white. Kailangan makakreate ka pa ng other weakness sa position para masunod mo yung principle na two weaknesses. Kasi pag may two weaknesses ang kalaban, doon na siya matatalo. So, kailangan pressure mo to. Ayan, white to move, rook d1. So, ang gagawin niya dito, malamang, kakounter siya. Ito, pwedeng tira ito, rook a5, ganyan. May counter po dito. So, i-a4 mo lang yan, ganyan. Ang possible gawin niya dito, king g7, or, ayan, kasi may checkmate dito eh, pag kinain mo eh. So, dito, ang magandang gawin ng white, f3 para walang checkmate. So, madalas, gaganto na po ang black dito, rook d8. At dito, napakagandang tira ng white, g4. Ayan, g4 para paalisin yung knight. Ang threat ni g5, papaalisin yung knight, makakain yung d5. So, dito, napersa yung black na mag h6. And after h4, tumira ng g5. Kasi, g5 na yung white eh. So, dito, connected pa rin sa tip ko na look for weak pawns and pressure them. Dapat bang kainin ng white to? Or hindi? So, i-post nyo yung video, i-comment nyo kung sa tingin nyo dapat bang kainin tong g5 pawn. So, sasabihin ko na in 5 seconds, dapat bang kainin or hindi? Hindi po. Kasi dapat, h5 mo, weak pawn na naman tong h6. Yan, mapoposte. Kasi pag kinain mo yan, mawawala yung pawn sa h6 at mawawalan siya ng weakness. So, after h5, weak po tong h6, mape-pressure mamaya with knight f5 or with the rook pag nakapasok doon. So, after this, h5, nag-b5 yung ano dito. Ganyan, b5, kinain, rook takes b5. And then, ganito po ang nangyari dyan, b4. Tapos, sa anong tawag doon? Nanalo na po yung white dito. Hindi ko na-explain pa. Basta may two weaknesses, ganyan, weak dito, ganyan. Yung sa h6, tsaka d5. Pe-pressurein nyo lang po. So, isa po yung sa mga goals sa endgame, kailangan magkaroon ng weak pawns yung mga kalaban. I-force nyo siyang gumawa ng weak pawns, or kung may weak pawns na, kailangan yung pressure rin. Kung hindi sapat, kailangan po ang gawin nyo, maggawa pa ng panibagong weak pawns sa side niya. Tulad nito, dahil sa threat niyang h4, g5, ayan, dahil sa threat ng h4, mag-g5, napersang mag g5, and after h5, weak po na naman to. So, eventually, nanalo po ang white dito. Ayan. At pag rook b8 ata, rook b1 lang ang tinira dito. Talagang hindi pinakain to. Tapos, daan-daan minarcha yung king dito sa c3, and then, pinressure to, may knight f5 palagi. Panalo po ang white dito ang kinalabasan. So, punta na po tayo sa next tip ko na yan, create past pawns. So, titingnan na po natin yung next game. So, dito, may past pawn na yung white. Actually, itong d6, ayan, itong h5. So, ano ba yung create past pawn? Sa endgame po kasi, may dalawang goal dapat ang player para manalo. Yung una, yung tinignan lang natin kanina na kailangan attack the weaknesses, attack weak pawns, pressure weak pawns. Kasi pag nakain mo yung weak pawn, lalamang ka na ng isang pawn, at pag lumamang ka ng isang pawn, pag pinalit mo lahat ng pyesa, usually panalo na po yun sa pawn end games. So, yun yung unang plan. Yung pangalawang plan, kailangan mag-create ka ng pass pawn. Kasi pag may pass pawn ka, tas nakatulak yun, yun na po ang magpapanalo sa inyo. Kasi magkakaroon ka ng queen, syempre. So, ano ba yung pass pawn? Baka may hindi nakakaalam kung ano yung pass pawn. Yung pass pawn po, yung mga pawn na hindi naharangan ng pawn ng kalaban sa file niya at sa katabing file niya. So, ito, alisin nga natin yung mga linya. So, itong pawn sa e5, walang humaharang na pawn ng kalaban. Pero, may pawn dito sa katabing file, hinaharangan niya. So, hindi to past pawn. Kasi pag tumilak yan ng e6, kakainin lang.
So ito po, hindi pass pawn kasi may pawn nga dito sa f7. Ito rin, may pawn din na humaharang. So ang pass pawn lang ng white dito, itong d6 at itong h5. Yung black naman, may pass pawn din itong c5 at itong b6. So ang pinaka goal sa lahat, una sa lahat, attack weak pawns, pangalawa, create pass pawn. So bakit kailangan pa mag-create ng pass pawn kung may pass pawn na ang white dito? Kasi po, ang mas maganda doon kung mas marami kang pass pawn. Kasi kung connected pass pawn, gaya nito, gaya nitong b6 tsaka c5, napakalakas po niyan. Kahit rook, mahihirapang pigilan yan. Pero dahil hilaw pa, hindi pa masyadong advanced, naunahan po ng white. Tumira ng knight d8, and after rook d7, knight takes f7. So after rook f7, yan, dalawang connected pass pawn, tumira ng e6, at hindi mapipigilan ng dalawang rook ang pagdama nito. So, kailangan niyang ibigay yung rook niya. So, ang isang possible line, kailin niya na to, e takes f7, king g7, at slowly itulak tong pawn. Yan. Pagkain, pwede pong mag g5, ganyan. Ganyan yung isang possible scenario. Pero pag sinubukan niyang pigilan tong pawn, let's say mag rook f8, meron ng e7. E7 ba or D7? Ano sa tingin nyo? D7 ang mas maganda. Kasi ang threat nito, E7. So after rook B8, ayan, pwedeng kainin ito, rook takes B6. At after rook takes B6, dalawang rook, 10 points laban sa dalawang pawn, which is 2 points. Pero hindi niya mapigilan. Kasi nga, may kasabihan, a pawn on the 7th rank is like a queen. Eh, dalawa ito, eh di parang dalawang queen to. So hindi niya mapigilan kasi pag nag-rook b8 siya, dito kay queen and talo na po ang black dito. So ang best try niya is rook takes d7 and after e8 queen, panalo po ang white dito kasi meron siyang tatlong pass pawn. Once again, kung walang pass pawn ang white dito, mahihirapan siyang ipanalo. Let's say may pawn dito ang black at may pawn dito, mahihirapan pong ipanalo ito. So dahil may pass pawn, easy win na po ito sa white. So, iyan ang isa sa mga goal mo as an endgame player. Pag mag-endgame na, kung wala kang maa-atake na weak pawn, kailangan po mag-create kayo ng fast pawn. So, doon naman tayo sa next tip natin na yan, may fast pawn na yan, may fast pawn yan. Rook behind fast pawn. So, majority po kasi ng endgame na pupunta sa rook endings and ang isa sa mga principle na hindi alam ng karamihan ng player is yung rook dapat nasa likod ng pawn. Kung yung kalaban mo may pass pawn, ilalagay mo yung rook sa likod nun. So ito sa dito sa position na to, pa-queen na yung pawn ng white and may isang extra pawn pa siya dito, pero tabla lang po ito kasi hindi niya maalis yung rook niya dito. Passive yung rook niya. Pag inalis niya rook c8, kakainin lang po 'yan. Tabla na ang mangyayari kasi isang pawn lang eh. Pero pag nilapit niya yung king niya, let's say king f5, gaganyan-ganyan lang tayo, king e6, yan, rook a2, once na mag king c6 siya, dito, once na dinepensahan niya to para para alisin yung rook, checkin na po natin yan ng walang katapusan. Ayan, king b5, checkin natin. Pag lumapit yan, check, hindi niya mapapaalis yung rook natin sa likod. Pwede tayo mag rook a5 lang, pag king b4, rook a1. So, ayan po yung isang plano ng white. Pwede naman niyang itulak to. Pero kahit itulak niya yan, wala pong mangyayari dyan. King h7 lang at tabla pa rin ang kalalabasan nito. Kasi once na mag-king f6, ganyan-ganyan lang po tayo. At once na alisin niya to, kakainin na natin yung pawn. So, dito po makikita natin yung importance na kailangan yung rook nasa likod ng pawn. Yun po ang magdi-dictate kung sinong mananalo or kung matatabla ba yung laro. So, tingnan natin yung next example. Kamukha lang din ito. Pero, ayan. Yung pawn po, yung rook ng black nasa harap. Yung rook ng white ang nasa likod. So, same lang yung kanina. Same position lang. Pero dito, panalo po ang white. Walang kahirap-hirap. Kasi yung rook, very passive. So, pag yung rook mo talaga na-trap dito, tapos behind ka sa pawns, na-trap sa harap, talo na po yan usually. Kasi lalapitan na lang to. Ayan, lalapitan na lang yan.
At once na lumapit, itutulak naman to. May isang pawn pa. H5. Yan. H6. King. Yan. Tapos H7. Pag rook H8, merong queen. At panalo na po ang white dito. So, dito po makikita natin na binaliktad lang yung peso ng rook, nag-iba na yung resulta. Kasi nga, pag nasa likod yung rook ng black, gaya ng kanina, yan, gaya nung kanina, active po ang pwesto niyan. Pwedeng tsumik, pero ang goal natin, once na-depensa ang tong pawn, dito natin che-checkin sa likod. Walang katapusan check, kahit mauna pa magunaw yung mundo bago maubos yung check. So, tingnan na po natin yung next example, yung next tip, ayan. Yan. Rook pawn is the knight's worst enemy. So, sa knight endgames, ang titignan nyo po kung sino ang may rook pawn. Halimbawa, kung makakagawa ka ng pass pawn sa rook file, sa A file or sa H file, lalamang ka po. So, yan ang isa sa dapat goal nyo kapag knight endgames, gumawa ng pawn sa rook file. So, tingnan natin yung next example. So, dito, very konti ang pyesa. Very konti lang. Minimum lang ang pyesa. Talagang 5 pieces lang. Pero, kung black ang titira, tabla na. Merong check dito, fork. Ayan, may fork dito at kain itong pawn. Pero, white to move. At kung gusto nyo yung solvent, i-pause nyo muna yung video. So, sasabihin ko na po yung sagot. Kung gusto nyo ng mas mahabang oras, i-pause nyo lang. So, dito ang tira ng white is knight g7 check. And after knight takes g7, h6, at dadama na po ito. Kasi after king f7, h7, naharangan yung king. At yung knight, wala namang i6. Pwede sana mag knight i6 para pigilan yung pagdama. So, dahil nasa dulo nga to, walang extra file dito sa kabilang gilid after the rook pawn. Yan po ang magde-determine na lamang dito ang white, panalo na po. So, ang isa sa mga dapat nyong gawin kapag knight endgames, gumawa ng pass pawn sa rook file. So, punta naman po tayo sa next tip. Pero bago yon, please subscribe to our YouTube channel and like this video. So far, nakaka 6 tips na tayo at doon naman tayo sa last tip. At iyon po ang tignan na natin. Yan. Look for stalemate in hopeless position. So, usually kasi nalulusing tayo at yung iba sumusuko na lang, nagre-resign. Maling mentality po yun. Kailangan ang gawin nyo, hanap po kayo ng stalemate. Kasi, usually, nakakalimutan po yan ng kalaban nyo. So, titingin po tayo ng mga laro na mayroong stalemate. So, dito, black to move po dito. Yan, padama na tong pawn, syempre, may pass pawn. At yung king niya, hindi makabalik, hindi makadepensa. So, matatalo po dito ang black. Yan. Kung dito niya papadaanin, too late po yan. Gaganyan yan dito. Tapos itutulak. Tapos iikot na naman yung knight. Tapos h7. And then, mananalo po kasi hindi naman may exchange eh. So, dito may resource pa ang black. At yun ay a5. So, after a5, ang goal po niyan is pag kinain, tabla na. Kasi hindi na po yan matutulak. Hindi yan mababarahan. Ano po yan, theoretical draw. And after b5, nasa na ba yun? After b5, bishop takes b5. After knight takes b5, stalemate po ang kalalabasan. So, ito yung first game na ma-stalemate. Tignan na naman natin yung susunod. So, after this, ito naman. Kung gusto nyo pong solvein, i-post nyo yung video. Sasabihin ko po, after 10 seconds yung sagot. So, i-post nyo lang po. Okay po, so nakita nyo na po ba yung sagot dito?
sasabihin ko na po. So, dito po ang kailangan nyong gawin is, syempre, same pa rin, look for a stalemate. Kasi medyo hopeless na yung position ng white dito. Kasi meron ng A2 and then King C7, King B6. Hindi po aabot. Let's say mag King E2. Ayan. King C7. King D3. King B6. King C3. Meron ng A2. And after Rook A1, kakainin lang po to. And after King B2, merong G4. And once nakainin po to, ayan, talo po ang white dito kasi mauunahan sa pagkain ng mga pawn. So, dito, ang lupit nung ginawa ng white, nag B6 muna, and after A2, Rook A1, and after King C8, ayan, kasi kakainin tong pawn, nag G4, ayan, G4, King B7, G3, King takes B6, so nakita nyo na po ba ang gagawin ng white dito? I-pause nyo po kung gusto nyo solvein. So dito ang ginawa ng white is King G2, after King B5, King H3, and after King B4, Rook takes A2, napakalupit. Kasi pag kinain po yan, tabla, kasi stalemate. So, ang point po dito, kailangan maghanap po kayo ng mga gantong resources sa laro nyo. Huwag po yung magre-resign ka agad pag nakita nyo yung tagilid na or pag losing na. So, itong last game, same team pa din, same stalemate pa rin po. Pero, laro ko naman ito. Kalaban ko dito, isa sa mga grandmaster natin na si John Paul Gomez. So, titignan natin yung laro ko na ito. So, itim po ako dito. Skip na tayo dun sa patalo na. Ayan. So, dito, tagalid na po ako dyan. Ayan. B5. So, tignan pa natin, advance pa natin. So, ganyan po ang nangyari. Ayan. Nakadama siya and may counter akong onte pero talo na po ako dyan kahit ipa-engine nyo. So, bale, rapid game po ito kaya may time factor din. And then dito, after B2, Rook takes D3, B1 queen, D8 queen, talo na po ako dito kasi nga, anong tawag doon? Lamang na po siya, ang dami niyang lamang, rook tsaka dalawang pawn, at maharangan po yan. Pero syempre, dahil rapid game, may time attack, chinek-check ko lang po yung king niya. Ayan. Chinek-check ko, and dumating sa position na ganito. So, after queen g5, chumik ako doon. King g6, queen c2 check. Queen f5, at tumira ako ng queen g2 check. And after king f6, i-post nyo po yung video kung gusto nyong malaman kung ano tinira ko dito. So, after 5 seconds, sasabihin ko na po yung solution. So, dito, ang ginawa ko is queen g7 check. And after king e6, yan, 5 seconds ulit. I-post nyo po kung gusto nyo more time. Okay, so sasabihin ko na po at tinira ko ay queen f7 check. And stalemate na po ang nangyari. So, hindi po ako nag-resign. Yung majority of players magre-resign ka agad pag nakitang losing na. Tinry ko pong chumek at na-blunder siya na king f6. And then after queen g7, may queen f7. Stalemate po kasi pag ito naman ang pinangkain, stalemate pa rin. So, ayan lang po yung 7 tips na maipapayo ko para maging mas magaling kayo sa endgame. Yung una, king must be active. Ayan. Pangalawa, if you have the bishop pair, go to endgame. Pangatlo, look for weak pawns and pressure them. Pangapat, create passed pawns. Panglima, rook behind passed pawns. Yung panganim, rook pawn is the knight's worst enemy. At yung huling-huli, look for stalemate in hopeless positions. So hanggang dyan po muna tayo. Kung natuto kayo, please like this video. And para sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat po mga pa-jaffers.